dahilan ng pag-apoy ng ilalim ng bahagi ng tren ng MRT nangyari nitong Sabado. Sa kabila ng aberya na yan, iginigit ng pamunuan ng MRT na ligtas pa rin sumakay sa kanilang mga tren. Nakatutok si Maki Pulido. Eksklusibo. Alas 3 ng hapon nitong Sabado sa MRT Kamuning Station, biglang lumiyab ang ilalim ng isa sa mga tren ng MRT habang nagsasakay ng mga pasahero. Sinubukang apulahin ang apoy pero lalo pang nagliyab. Nagtakbuhan ang mga pasahero sa takot. Dalawang nasaktan, nagkapasa-pasa ang isa habang ang isa pa'y napilayan. Ayon sa saksi na si Erica Saliador, naging mabilis daw ang pangyayari. Biglang tumigil po yung northbound na train. Tapos may nag-spark po dun sa bandang taas. Nag-spark po siya ng hindi normal, yung as in malakas, tapos umusok. Nagulat na lang po ako nung biglang may pumutok. Tapos kasabay po nung putok na yon, may apoy sa ilalim. Sabi ng MRT management, freak accident ang nangyari. Yung current, power, yung electricity, no? Supposedly na dapat gagamitin ng traction motor. Siyempre, hindi niya nagamit, ano? Kasi nag-stack up siya, nag-short circuit na siya. So, it was transferred to the distribution box. Yung distribution box, marami dito high tension cables, high tension wires. So, hindi nakayanan ito yung power surge. So, nag-burn yung mga wires dun sa loob. It is inconclusive yet that at this point to say what triggered it. Was it mere wear and tear of an old system, or was there human intervention in